Yo, what's up? Hello there, folks. Welcome once again to my channel. And for today's video, we'll be doing an unboxing, or hindi naman po ito box, so siguro unwrapping ang tawag dito. This product is the Sideshot scope cam na nakuha ko po kay Sir Chai De Castro. So tingnan niyo naman po yung pagkakabalot na balot na balot. So very impressive yung kanyang pagkakabalot. So sigurado po talaga na hindi madadamage or magkakadens yung itong parcel. So we will not be doing only the unboxing or unwrapping, but we will also be doing the assembly of this Sideshot scope cam mount. At slight demo na rin ng kanyang footage. So samahan niyo po ako sa ating pag-unwrap at pag-assemble ng Sideshot scope cam na ito. And by the way, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do consider subscribing. Paki-subscribe, share, and like na rin. Maraming salamat po. Pasuyo naman dyan, mga kaibigan. So ayan po, makikita po natin na balot po ang ating in-order na Sideshot scope mount mula kay Sir Chai De Castro. By the way, this video po ay hindi po sponsored ni Sir Chai. So nabili ko po ito sa kanya. Ina-unbox ko lang at saka pinapakita ko sa inyo kasi natuwa po ako sa build quality ng scope cam na ito at saka yung clarity ng kanyang footage po. So napakaganda. So makikita nyo sa Facebook ni Sir Chai, yung paggagawa nito is nilagay niya doon na naka laser cut talaga at saka precise na precise yung kanyang mga cuttings. So ito po yung main body ng scope cam. Dito po yung nakalagay yung glass na naka-angle po. Bali, two-way glass po yung nakalagay dyan. So these are all the parts na i-assemble po natin. Yan po yung main body. Yan, napakaganda yung portion na nalagyan mo ng phone para sa yung camera is napaka-wide. So yan, assembly na po tayo mga kaibigan. Now I have gone ahead and attached this one, tong tinuro ko. Di ko na nakuha na ng video kasi akala ko madali lang matanggal. So nung in-attach ko siya, nilagay ko siya kanina, yan, napaka snug fit. So precise na precise talaga yung pagkaka-cut ng mga parts nito kasi hindi ko na matanggal. Now for this part, tinatanggal ko po yung mga screws para po doon sa part na para sa ano, sa lagayan ng phone. So here I decided to wipe the glass with microfiber cloth para matanggal lang yung mga impurities. Hindi naman siya madumi, meron lang siyang konting alikabok. So yan, malinis na, clear na clear na. So let's attach na yung parts na para sa phone, attachment para sa phone. So kung ikaw yung tao or yung shooter or hunter na maselan sa mga kinukuhanan mong video footages sa iyong mga hunting activity or sa iyong mga shooting activity or blinking through your scope, ito yung scope cam mount, Sideshot scope mount na bagay na bagay sa iyo. Napakaganda ng build quality.
at saka napakaganda din ang capture, napaka-wide, hindi mahirap na i-set up sa iyong cellphone at sa iyong sa scope. Now let's attach the part that is where the scope clamp will be attached later on sa pag ina-attach natin ito sa ating scope. So yan po yung portion na yan, dyan po i-attach yung red na scope clamp na nakikita nyo dyan. So now ito, obvious naman, makikita nyo this is for the cellphone adapter or cellphone mount. Yung maliit na rubber na yan, meron yung naka pre-cut na mga design or ano yan ang tawag dyan. Yan ilalagay sa may yung portion na magka-clamp sa phone para hindi masira yung phone mo, hindi magka-dense. So mayroong rubber at naka didikit mo yan, naka ano yan, mayroong siguro 3M na double-sided tape kasi napaka dikit po niya, mga kaibigan. So yan yung itsura niya pag naka-attach na. Madali lang din niyang i-adjust kasi yung knob niya is hindi mahirap kalikutin or ikutin or pihitin. So yung clamp na yan, yung red, is doon mo yan ilalagay sa scope. So naka-attach na yan doon sa scope mo, naka-set na yan. Hindi mo na yan pwedeng galaw-galawin pag nakuha mo na yung setting niya doon sa scope mo. Bali pag tinanggal mo, yung knob lang yung tatanggalin mo at yung scope cam. Pero yung clamp na yan, naka-attach na yan sa scope mo, hindi mo na yan tatanggalin. Para kinabit mo na sa susunod, pag kukuha ka na ng video, madali na lang. So yan. Yan na yung final setup niya. So makikita nyo yung glass, parang aba madilim, pero hindi po. Para lang po siyang tinted. Clear na clear po yung capture ng kanyang footage. Yung glass lang doon sa pagsinilip mo, para siyang medyo tinted, pero malinaw na malinaw rin siya. Hindi po siya madilim. So i-attach po natin yung sideshot scope mount natin doon sa scope. Huwag nyo na lang pansinin yung lalaking nakaupo dyan, nakahubad. Labas yung tiyan at saka kita yung pusod. So bali itong scope clamp, meron siyang kasamang tatlong piraso ng rubber of different sizes. Siguro depende din yun sa gaano kalaki yung tube ng scope mo. Itong sa akin is 24.5 mm, so ginamit ko yung pangalawa. Siguro sa iba, yung mga malalaki, yung mga 30 mm na tube yung isang mas manipis yung gamitin. So ginagamit yung rubber para protektahan din yung body, yung tube ng scope na hindi masira at magka-dents. So yan, nakalagay na po, nakaset up na po yung phone tsaka yung scope cam. So yan na yung kanyang final na appearance pag nakalagay na siya sa scope. So pwede na nating i-record, i-video yung mga hunting, shooting activity, blinking activity natin. Yan, so kudos to Sir Chai Di Castro. Sir, maraming salamat po sa
scope cam mount nyo na ginawa. Ang ganda ng build quality, tsaka ang ganda ng kumuha, ang ganda ng capture, napaka clear. Thank you Sir Chai, salamat po. At tsaka baka gusto niyo rin pong malaman kung paano ko pininturahan yung butt stock ng rifle ko, meron po kong video tutorial na ginawa po at in-upload ko dito sa channel ko, panoorin nyo lang po. Kaso yung sample ko dun is yung suppressor po na minodify ko, yun po ang pininturahan ko, panoorin nyo lang po dito. So initial testing po tayo sa scope cam. Yan po yung kanyang capture. So maulan po kasi dito, kaya hindi po ako nakalabas. So yan lang muna. So I'll be making a follow up video dito. Itetest natin yung kanyang footage sa field. Maraming salamat po at tinapos niyo po yung video. So see you po sa next video natin, which is the testing of this scope cam.